Thank you.
Thank you.
Thank you.
some mic check. Testing. Good afternoon. Hey, hey, hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga paalala po sa seremonya ng kasal, mangyari lamang po na pakisuot ang ating face mask sa buong oras ng seremonya ng kasal. Mangyaring pakilagay po sa silent mode ang inyong mga cellphone upang ito ay di makasagabal sa banal na pagdiriwang. Para po sa ating mga cameraman o videographer, bawal po kayong kumuha ng litrato sa oras ng konsegrasyon. Ipinagbabawal din po ang paglakad-lakad sa harapan ng altar sa oras ng seremonya. Hinihiling ng lahat bilang paggalang sa banal na pagdiriwang. Maraming salamat po.
Magandang hapon po. Lahat pong kasama sa entourage, pumunta na po sa may pintuan ng simbahan at aayusin na po lahat pong kasama sa entourage. Yung pong mga guests, dalawa lang po sa isang upuan, dulo-dulo po ang ating uupuan. Wala din po magtatanggal ng face mask sa oras ng selebrasyon. Maraming salamat po. Check sound.
is wanting. Isa lang po. Aha. Isa.
Okay, music please. Thank you.
Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nagkakatipon-tipon bilang isang sambayanan upang makisa sa pagdiriwang damadal na Eucharistia at masaksihan sa pag-iisang dibdib sina Carlo at Jan Rene. Magsitayo po ang lahat. Ang tupunong tagabagdiriwang po natin ay si Reverendo Padre Cesar Malasa. Mga kapatid, tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay natutipon upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia at masaksihan ang sakramento ng pag-iisang dibdib nila Carlo at Jan Rene. Bilang isang sambayan ng Kristiyano, ipinapaalala natin sa kanilang dalawa ang tawag sa kabanalan at katapatan bilang mag-asawa. Magalak tayo na kasama nila at ilingin sa Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila at sa magiging mga anak nila. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay nila Jan Rene at Carlo, na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahahayag nilang pagmamahalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot. Ang maalab na hadikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubasan na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng mga tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaking kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya, hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Muli po magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Kapag naririnig po natin ang salitang bukasyon, lagi po natin itong iniuugnay sa priesthood or religious life o pagpapare o pagmamadre. Ito po ang babahagyang paggamit ng salita. Ang bukasyon ay ina-apply din sa mga magulang at mga anak at naaangkop din ang kanilang bukasyon sa buhay pamilya. Pero alam po ba ninyo na itong si Carlo? Hindi pa. Ilang taon na ang nakararaan, siguro 2011, nag-take din to ng exam para pumasok sa seminary. Ako ang nagbigay po ng exam sa kanya. Kasama po niya yung kanyang best man noon. Ayun po, medyo payat-payat nandun na, si Brother Kiel. Si Brother Kiel nagpatuloy hanggang ngayon, malapit na rin siyang ordinahan. Ngunit ito si Carlo ay hindi tumuloy dahil sinabi po niya sa akin noon, gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa labas. Siguro upang maging isang engineer. At masaya naman po ako kay Carlo dahil ngayon ay ganap na po siyang engineer. Alam po ba ninyo ang love story nitong dalawa? Hindi pa siguro, no? Nagkakilala po silang dalawa noong October 2017. Kung hindi po ako nagkakamali, nanligaw si Carlo kay Jan Renee noong November 2017, 3 months after, 1 month after?
One month after, sinagot ka agad si Carlo, December 2017. Nagtataka kayo, ang bilis ano? Ano po kaya yung style na panliligaw ni Carlo nung mga panahon na yon? Mga millennial po ito. Ikukumpara po sa atin. Ano? Mga millennial, ang style ng kanilang panliligaw, siguro pinadadaan sa social media kaysa personal style. Tama ba ako, Carlo? Diyan na eh. Apat na taon na po silang steady. At least, hindi 2 months lang nagpakasal kagad. Apat na taon na po silang steady ngayong darating na December 2021. Ano kaya ang nagustuhan ng isa't isa sa kanila? Noong una, sabi nila, same hobby po nila. Mahilig sa bike. Nakikita ko sa Facebook tong dalawa eh. Naka-bike. Nagustuhan ni Carlo ang pagiging sweet at caring ni Jean Rene. At tanggap naman ni Jean Rene yung buong pagkatao ni Carlo, kaya lalo po siyang minahal ni Carlo. Totoo yun? Ano po kaya ang dahilan bakit sinagot itong si Carlo ni Jean Rene? Chismoso tayo nito, ano? Naniniwala po ba kayo na pogi raw si Carlo kaya siya sinagot ni Jean Rene? O naniniwala po kayo na mas lamang ang pagiging mabait ni Carlo kaysa pagiging gwapo? Hindi ko alam, bahala na silang dalawa dyan. Ang panalangin natin kina Carlo at Jean Rene na sana lalong lumakas at tumibay ang kanilang pagmamahalan man, may problema man o wala. Good news po para sa hindi nakakaalam. Itong dalawa, malapit na daw na i-turn over sa kanila ang kanilang bahay within this year. So mayroon na po silang titirahan. Ngayon siguro, makikitara muna sila. Pero mayroon na sigurado silang titirahan. Huwag kang maingit, Brother Kiel. Mayroon naman tayong bahay. Paalala kay Carlo na ang bukasyon ng isang padre di pamilya tulad ng kay San Jose, na suportahan ng pamilya, alam natin ang iyong trabaho ay maaaring gumugol ng maraming oras ng iyong talento at iyong dedikasyon. Ngunit gaano man kahalaga ng iyong trabaho, ang pangunahing bukasyon mo, Carlo, ay maging isang asawa at ama na dapat tumulong sa pagpapalaki ng mga anak na ipagkakaloob sa inyo. Alam natin, Jean Rene, na ang mga ina ay nakikibahagi sa maraming mga activities sa loob ng bahay. Ngunit, marami ngayong mga nanay ay may mga trabaho sa labas ng bahay. Ngunit, lagi mong tatandaan, Jean Rene, na ang iyong pangunahing bukasyon ay maging isang asawa ni Carlo at maging ina sa mga anak na ipagkakaloob sa inyo. Naalala ko yung kwento ng isang lalaking kinasal ng kanyang kaibigang pare. 5 years after, nagkita po sila. Kinumusta ng pare yung kanyang kaibigan? Kumusta naman ang buhay, may asawa? Alam po ninyo, Father, sabi ng lalaki, sa loob ng 5 taon na magkasama kami, may na-discover po ako. Hindi lang pala 2 ring ang buhay, may asawa. 3 pala po, Father. Una, nung nagliligawan kami, engagement ring. Nung kinasal po kami, wedding ring. Pero nung nagsasama na po kami, halos sa 5 taon, naranasan namin yung 3, suffering. Maraming paghihirap, maraming problema, maraming crisis. Sabi nga ng iba, hindi lang sufferings, marami pa po. Yung mga paborito nilang boksingero, yung mga mag-asawa, mayroon pang additional ring, boxing ring. Pero yung iba naman, mas matindi sa ibang lugar o sa ibang hindi pinapayagan ikasal. Bakit? May tiriring yung iba. Pero anumang ring mayroon tayo, sabi nga, kung mayroon tayong itong ring na to,
magiging successful ang pagsasama ng mag-asawa. Ano po ito? Sharing. Pagbabahaginan. Alam ito ni Carlo at Jean Rene dahil sa loob ng halos 4 na taon na maraming beses na rin silang away-bati. Ano kaya ang dahilan ng away-bati nila? Minsan sa simpleng bagay, di sila magkasundo. Minsan sa pagkain, siguro mas malakas si Jean Rene kumain o si Carlo, o minsan dahil sa motorbike. Pinag-aawayan po nila yan. Ang maganda po sa kanila, anumang naging dahilan ng kanilang pag-aaway, kapag nag-aaway po sila, inaayos nila kaagad-agad at di nila ipinagpapabukas pa. Alam po ba ninyo na mayroong mga asawa, pag-uusapan na naman natin yung theme song nila. May mga mag-asawa na ang theme song, yung mga bagong kasal, hindi ko po alam yung mga dito. Pag bagong kasal, papuri sa Diyos. Pag 10 years na kasal na sila, Panginoon, maawa ka sa amin. Medyo maramay problema na. After 20 years, ang theme song ng isa, kunin mo o Diyos. Pero hindi po yan ang theme song ng dalawa. Hindi ko alam kung kakantahin ko, pero hindi ako marunong kumanta, pakantahin ko kaya sila. Yung unang theme song po nila, paborito nila si Ariel Rivera, yung ang title, Sa Aking Puso. Alam po ninyo yon? Ano yun? Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw? Hindi ko po kakantahin. Pero napalitan po yun. Dahil sa araw-araw na nagsasama po sila, nakikita, pinalitan po nila yung Sa Aking Puso. Pero kahit pinalitan nila, nasa puso pa nila pa rin ang bawat isa. Ano po yung pangalong theme song nila? Araw-araw. Dahil araw-araw sila nagkikita. Ang araw-araw po ang kumanta niyan ay Ben and Ben. Tama no? Okay. Hindi naman ako singer pero alam ko yan. Secret kung bakit. Siguro alam natin na ang verses sa gospel, walang sino, anumang theme song natin, walang sino mang may nai mas dakilang pag-ibig kaysa dito upang ibuwis ang buhay para sa isang kaibigan. Carlo and Jean Rene, malamang na hindi kayo hihilingin na ibigay ang inyong buhay para sa bawat isa. Ngunit hilingin sa inyo, inihiling sa inyo na isuko ang iyong sarili para sa bawat isa. Ang kasal ay hindi isang pirasong papel lamang. Ito ay isang regalo. Carlo, ngayon ibibigay mo ang iyong sarili kay Jean Rene. At si Jean Rene naman ngayon ibibigay niya ang kanyang sarili kay Carlo. Magbibigay kayo ng singsing sa bawat isa bilang isang simbolo ng inyong solemne na panata sa harapan ng bawat isa sa atin at sa harapan ng Diyos. Ibibigay ninyo ang inyong sarili, katawan, kaluluwa at isip sa bawat isa bilang isang regalo. Mas mahalaga kaysa mga singsing na ibinibigay ninyo sa bawat isa. Ang kasal ay isang regalo. Ito ay regalo ng inyong sarili. Ito ay regalo ng inyong buhay. At hindi lamang para sa araw na ito. Ito ay para sa araw-araw mula ngayon hanggang sa dulo. Dapat patuloy niyong ibinibigay ang inyong sarili sa bawat isa. Yan po ang kasal. Nangangahulugan ito ng pagpapaalam sa mga hindi gaanong mahalaga. Tulad na kung sino ang tama at kung sino ang mali. Nangangahulugan ito na unahin ang iyong asawa, ang kanyang mga gusto, ang kanyang naninais, ang kanyang kaligayahan una kaysa sa iyo. Ito may mga reminder para sa mga mag-asawa at sa inyong dalawa. Ang isang masayang pagsasama ay pagsasama ng dalawang mabubuting mapagpatawad. Ang matagumpay na pag-aasawa ay isang edipisyo na dapat itayo muli araw-araw. Someone has said that marriage is like a zipper. Kinukumpara ang kasal, buhay may asawa sa isang zipper. May dalawang ngipin yung zipper na yan. Na pag sinara o binuksan mo, nag-fit into one another.
Pero sabi, hindi mo masasara o mabubuksan ang isang zipper kung wala yung sa gitna niya, yung zip na tinatawag. Ganun din yan sa kasal. Dalawang tao, pwedeng very close sila sa bawat isa, ay maging katulad ng zipper. Ngunit kung kakalimutan nila ang Diyos sa kanilang buhay, may asawa at buhay, pamilya, katulad sila ng isang zipper na walang zip. Sabi po ni Fulton, Bishop Fulton Sheen, it takes three to get married. Man and woman and God. Mga kapatid, pagpalainawa tayo o kayo, John Rene and Carlo, at panatilihin kayong matapat sa bawat isa at sa Diyos sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Ngayon po ay gagawin natin ang rito ng kasal. Mangyaring tumayo sina Carlo at John Rene, gayon din ang mga ninong, ninang at magulang ng ikakasal. Tinatawagan po ang magsisindi ng kandila. Minamahal kong Carlo at John Rene, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambay ng Kristiyano na natitipon ngayon. Umasa kayo na kami ay inyong kapiling na maglalakbay sa buhay na haharapin ninyo bilang mag-asawa sa pamagitan ng paghingi sa Diyos ng panalangin ng kanyang biyaya at pagpapala. At kayo naman, mga kapatid, iniling ko sa inyo na tulungan ninyo sila sa pamagitan ng panalangin at tanggapin sa ating sambay ng Kristiyano bilang mag-asawa. Piniling ko ngayon na buong katapatan niyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. John Rene, bukal ba sa inyong loob, ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Carlo na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Carlo, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si John Rene na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakahin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Carlo at John Rene, ngayong kayo ay nanagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipayag ninyo ang miting magtipan sa banal na sakramento ng kasal. John Rene, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Carlo na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Father. Carlo, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si John Rene na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunon ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon ay hiniling ko na sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. O Panginoon, kami po ay inyong loobin magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso ng inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Inaanyayahan po ang mga ninong, ninang at mga magulang na magsiupo na po. Carlo at Jan Renee, ngayon ay iniiling natin sa Diyos ang kanyang pagbabasba sa inyong mga singsing at aras. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng aming tulong. Na siyang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Basbasan mo, Panginoon, itong mga singsing at marapatin mo sila Jan Renee at Carlo na magsusuot nito na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod na si Jan Renee at Carlo at pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasagisag ng maaras na ito sa pagkakamit ng iyong buhay na walang hanggan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Jan Renee, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Carlo, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jan Renee, inilalagak ko sa iyo ito mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ang mga ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal kong kapatid, tayo manalangin para sa simbahan at sa bagong kasal na sa pamagitan ng kanilang pag-iisang dibdib ay lumalarawan ang pakipag-isa ni Kristo at ng simbahan. Sa bawat panalangin ay ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin natin ang simbahan upang katulad na tapat na esposo ni Kristo, manatili itong tagapagpahayag ng mabuting balita para sa kaligtasan at pag-ibig ni Kristo para sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway maging daan sila ng Diyos upang mapangalagaan ang mga pamilya at ang buhay sa lahat ng paraan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kapatid, higit sa lahat, iyong mga may sakit, mga may kapansanan,
mga nasa kulungan at mga pinabayaan ng kanilang magulang at kamag-anak. Naway maliwanagan sila upang mabuksan ang ating puso sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin sina Carlo at John Rene na ngayon ay pinag-isa sa pag-ibig ng Diyos. Naway maging masigasig sila sa pag-aaruga at tapat na mga laga ng kanilang magiging mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Ipanalangin natin ang mga kabataan na tutugon sa tawag ng pag-aasawa. Naway makita nila ang kagandahan ng buhay may asawa sa pamamagitan ng halimbawa at karanasan ng iba na buong pusong namumuhay bilang may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, kalugdan mo ang iyong mga lingkod at gawaran mo sila ng biyaya at manatiling tapat sa iyo sa isa't isa sa paglipas nila sa buhay na ito. Naway magkamit sila ng gantimpalang walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian, kasama ng kanilang mga anak at lahat ng sa kanila ay nagmamahal. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Carlo at John Rene, maaari na kayong lumuhod. Tinatawagan ang maglalagay ng belo. Tinatawagan ang maglalagay ng kordon. Maliban kina Carlo at John Rene, ang lahat po ay tumayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib ni na Carlo at John Rene. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ang iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang makasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig ng hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsipag-ibig upang sa pagsasama habang panahoy mailahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang wala mong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, hinabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, umatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, arangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat kumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, Rey na aming Obispo, ang lahat ng maobispo, Religyoso at anang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga anak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maliban ka na Carlo at Jan Rene, ang lahat po ay tumayo. Manalangin po tayo sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulos tukso at iadyakan mo kami sa lahat ng masama. Mga minamahal ko mga kapatid, ilingin natin sa Diyos ang patuloy na pagpapala kina Carlo at John Rene. Ama naming banal, ikaw ang lumikha sa sanlibutan at sa sangkatauhan na iyong ginawang maging lalaki't babaeng iyong kalarawan at niloob mong mapuspos ng iyong pagpapala sa pagpapakasal. Idinadalangin namin ang babaeng ito na si John Rene ngayong naging kabiyak ng puso ni Carlo upang sa magkatuwang nilang pamumuhay ay yung pinadadaloy na pagpapala ay mag-umapaw at sa pagkakaroon nila ng mga anak ay magkamit ang sambayanan ng mabagong kaanib bilang dakilang kayamanan. Magalak nawa sila sa pagpaparangal sa iyong ngalan. Makadulog nawa sila sa iyo kapag nasa pagsubok at kahirapan. Magkamit nawa sila ng iyong pagtuwang sa kanilang ginagampanan. Makadama nawa sila
ng iyong pagtulong sa kanilang pangangailangan. Makasamba nawa sila sa iyong kaisa, sa iyo, kaysa ng sambay ng nagdiriwang. Makapangindapat nawa sila bilang masaksing maasahan. Makasapit nawa sila sa pagtanda na may kasiyahan sa piling ng lahat nilang mahal sa buhay, hanggang marating nila ang iyong kaharian sa kalangitan. Sa pamagitan ni Kristong, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tahimik po tayong manalangin para sa ating mga personal na mga kailingan, para sa kailingan ng komunidad na ito, para sa kailingan ni John Carlo at ni John Rene at Carlo, at para sa kapayapaan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol at sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinatawagan po ang mag-aalis ng kordon. Tinatawagan po ang mag-aalis ng belo.
Carlo at Jan Renee, maaari muna kayong umupo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng paghahain na aming ginanap at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni na John Renee at Carlo. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong binigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Carlo at John Renee, ngayon tinanggap ninyo ang banal na sakramento ng kasal. Ang habilin ko ay mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. John Renee, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Carlo, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasalan sa Kana ay pagpalain kayo kasama ang lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Naway si Jesus nagmahal sa kanyang sambayanan, hanggang wakas ay punuin ang iyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan upang masaya ninyong antayin at naisin ang pagsapit nito sa buhay na sa hinaharap. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Baka itong hinihintay ni Brother Kiel, huwag ko muna kayong paalisin. Harap muna kayong dalawa. Kikis muna si Carlo kay John Renee. Pero bibilangan ko, kikis sila hanggang tatlo lang. Huwag apurado, Carlo, ha? Okay? Taas mo ng belo ni misis mo. Okay? One! Medyo magandang panahon dito po, ano, sa Tagaytay. Two and a half. Three. Congratulations sa dala. Palakpakan po natin sila. Humayo kayong mapayapa upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Mas sa Diyos. Congratulations sa inyo. Inaniyahan po ang lahat na umupo sa mandali.
Okay? Okay na po ba? May I call on parents of the bride? Parents of the bride, pwede po tayo magtanggal ng face mask? Immediate family of the bride, lahat pong kapatid ni John Rene. Rene? Kapatid po ng bride? Lahat pong kapatid ng bride? Be ready, the relatives of the bride. Relatives of the bride, lahat po ang kamag-anak ng bride, lahat po ang kamag-anak ng bride. Coordinator, bawal sa hagdan ha. Okay, maraming salamat po. Pakibalik po ng mga face mask na suot. Parents of the bride with the parents of the groom. Parents of the bride with the parents of the groom.